Talakay tayo muli ng isa pang paksa para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik, kung alin ito ay ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon. Ano nga ba ang kalagayan ng ating wika, ng wikang pambansa, sa modernong panahon natin sa kasalukuyan? Kung titignan natin sa dami ng mga pagbabago sa ating kapaligiran, paano na nga ba ang nagiging katayuan at kalagayan ng ating wika? Ano-ano pa nga ba ang nananatili para sa mga datihan o ang mga nakatatanda nating henerasyon? At ano-ano ang nalalaman pa? At patuloy ba itong ginagamit at napagbubuti ng bagong henerasyon? Ito yung ilan sa mga katanungan na maaari nating maisip kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyon ng wikang Filipino sa kasalukuyang panahon o sa modernong panahon. Sa katunayan, may mga ilang sektor o bahagi ng ating lipunan na nananatili ang puro na paggamit ng wikang Filipino. May ilan naman na tila nagkakaroon ng paglalaro at pagpapaunlad sa paggamit nito sa pamamagitan ng pagpapalit ng ilang salita o pagdaragdag ng ilang letra. Nagkakaroon dito ng pagpapaunlad, ngunit mayroon din namang mga bahagi na hindi na alam ng ating mga kabataan. May ilan tayong mga salita o bahagi ng ating talasalitaan ng wikang Filipino na hindi na alam o batid ng ating mga kabataan sapagkat maaaring hindi na nila ito nagagamit o hindi na nila ito naririnig kaya di na nila alam gamitin. Pero kahit na ang usapin natin ay sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, ito pa rin ang maiisip natin. Ayan, na maging sa larangan ng ating sitwasyong pangwika dito sa panahon ng modernisasyon, masasabi natin ang kasabihang walang permanente maliban sa pagbabago. Filipino ang ating nakasanayan at nalinang na wika at ating patuloy na ginagamit bilang pangunahing instrumento sa pakikipag-ugnayan ng mga Filipino. Pero sa panahon natin ngayon, marami ng pagbabago. Marami ng nag-iba, katulad na lamang sa pag-usbong ng mga call center o iba-iba pang bahagi ng teknolohiya ng ating bayan. At kaalinsabay ng mga pagbabagong yan, nagkakaroon din ng iba't ibang pangangailangan. Naroong tumataas ang pangangailangan higit lalo sa paggamit o paglinang ng ating kasanayan sa paggamit ng wikang dayuhan tulad ng wikang Ingles. At maaaring ito ay nagiging dahilan para pabayaan o hindi nalinangin ang sarili nating kasanayan para sa sarili nating wika na wikang Filipino. Pero bagamat nagkakaroon ng mga pagbabago at wala nga permanente maliban sa pagbabago, dapat patuloy at isinasabay din natin sa pagbabago ang ating wikang Filipino. Nagbabago ang paligid, nagbabago ang mga pangangailangan, pero huwag nating kalimutan ang una nating instrumento sa pakikipag-ugnayan ay ang ating unang wikang natutunan kung alin ang wikang Filipino. Ang kasunod natin ay ang impluwensya ng mass media at teknolohiya. Kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, hindi natin agad maihiwalay yung usapin ukol sa mass media at teknolohiya. Marami ang nagaganap na pagbabago sa kasalukuyan, lalo na sa larangan ng ating teknolohiya. At kaakibat ng mga teknolohiyang ito, at gayon din ng kabatiran kung saan nagmula ang mass media, ito ay mula sa konsepto at imbensyon ng ibang bansa. At kaakibat ng pagdadala ng teknolohiyang yan sa ating bansa ay ilang mga technical na salita mula sa kanilang wika. At itong mga salitang to ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagsasalta at pakikipag-ugnayan. Isa yan sa mga nagiging impluwensya sa ating sitwasyong pangwika ng wikang Filipino sa panahon ng modernisasyon. Kaya nagpapatuloy na nagkakaroon ng modernisasyon, umuunlad ang ating paligid, dapat isabay din natin ang pagunlad ng ating wika. Bagamat ito ay may kaakibat na paggamit ng ibang wika, huwag nating kalimutan na gamitin pa rin ang ating wika. Ang telebisyon, radyo, dyaryo, internet ay ilan lamang yan sa instrumento. Dapat isaisip natin na ang mass media at yung ating teknolohiya ay nagiging instrumento natin para magkaroon ng mas mabuting pakikipag-ugnayan o pakikipag-komunikasyon. Huwag natin hayaan na hilahin tayo pababa nito o hilahin ang wika natin pababa nito. Bagkus, isabay natin sa paglinang
ng ating wikang pambansa ang pag-unlad din ng ating teknolohiya. Kaya bagamat maraming wika o salita ang naghahalo-halo na dahil sa pakikipagkomunikasyon dahil din sa teknolohiya, tayo bilang mga Filipino, kayo bilang mga mag-aaral, ay maging mapagmasid sa tamang paggamit ng wikang Filipino at iiwasan kung hindi kinakailangan ang code switching, lalo na kung ano ang antas ng paggamit, kung ito ba'y formal o di formal na paggamit ng wika, bagamat tayo ay kabilang sa panahon ng modernisasyon. Sa pahayag na iyong nabasa, pag-usbong ng ating wika, ano ang sumagi sa iyong isipan? Paano nga ba ang gagawin ko bilang isang mag-aaral, bilang isang bahagi ng lipunan ng Pilipinas? Ano ang aking gagawin para sa pag-usbong ng ating wika? Nasa ating kamay ang pagpapanatili at ang kalagayan ng ikabubuti ng ating wikang Filipino. Nariyan na ang ating wikang pambansa. Nasa sa atin na lamang para ito ay panatilihin, payabungin, palaguin at paunlarin pa. Tayo ang magpapanatili nito sa pamamagitan ng patuloy na paggamit. Gamitin natin ng wasto, angkop at batay sa pangangailangan din sa bawat sitwasyon. Kaya nga nagpag-aaralan natin yung iba't ibang sitwasyon pang wika ng wikang Filipino. Hanggang sa kasunod na henerasyon, nasa atin ang ipagpapatuloy ng gamit ng wika at pagpapasa nito sa panibagong henerasyon, gayon din kaakibat nito ang pagbibigay halaga sa kulturang kalakip ng ating wika. No? Para sa pagtalakay natin ng pagkakaiba at pagkakatulad ng variety at variasyon ng wika, napakanipis lamang ng linya naghihiwalay sa distinksyon ng dalawang usapin. Balikan natin. Una, sinabi dito sa variety, nakatuon ito sa pagkakaiba-iba ng wika. Pero ito ay nagkakaiba-iba, una na dahil sa usapin ng lugar na tinitirhan. Kaya ang Pilipinas ay maraming variety ng wika sapagkat meron tayong Bisaya, meron tayong Hiligaynon, Kapampangan, Tagalog, Cebuano. Ito yung mga dialekto natin, di ba? At bawat pangkat o bawat lugar na mayroong wika ay may kanya-kanya ring paraan ng pagsasalita. Dito naman nagkakaiba-iba, nagkakaroon ng variety ang paggamit ng wika batay dun sa tono. Kung titignan naman natin ang konsepto ng variasyon ng wika, ito ay iisang wika na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba tulad ng mga sumusunod na halimbawa. Tagalog lamang ang dialektong pinag-uusapan natin. Pero sa isang dialekto na Tagalog, ito pa ay may pagkakaiba-iba. Sa loob ng varieting Tagalog kaysa sa Cebuano, ang Tagalog ay mayroon pang mga magkakaibang wika. Ito ngayon yung variasyon ng Tagalog. Ang Tagalog Cavite, Tagalog Laguna, Tagalog Maynila, Tagalog, Bulacan, halimbawa. Ngayon, nakikita natin dito na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil doon sa kultura ng bawat pangkat ng tao. Pero pare-pareho itong Tagalog. Ganon din sa Bisaya. May iba't iba ding Bisaya. Ngayon nga, kung tutuusin, ang wikang Filipino bilang wikang pambansa ay mayroon na ring variasyon. Meron tayong Cebuano Filipino, Ilocanong Filipino, meron tayong Hiligaynon Filipino at iba pa. O, nangangahulugan ngayon na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Diba? Ginagamit at ginagamit natin ang Filipino dahil ito ay wikang pambansa at ito ay ginagamit sa napangunahing transaksyon mula sa iba't ibang lugar sa kabuuan ng Pilipinas. At hindi natin mayaalis gaya ng nabanggit nyo kanina sa usapin ng konsepto ng interference, nagkakaroon ng salik o impluensya mula sa unang wika, lalo na kapag ginagamit nila yung ating pambansang wika. Dito nagkakaroon ng pagbabago. Lumilikha sila ngayon ng bagong katangian ng istruktura ng wikang Filipino. Bagkus doon sa kaysa sa talagang tuntuning gramatikal ng pagbuo, paglalapi, halimbawa ng isang salita. Yan ngayon yung variation. Kung susumahin natin, mampag-variety, iba-ibang wika pala talaga, maaari kong tukuyin. Cebuano, Bisaya, Hiligaynon, maraming variety ng wika sa Pilipinas. Pero,
sa mismong bawat dialektong yan bilang variety ng wika, ay nagkakaroon pa ng variasyon ang Tagalog, may variasyon din ang Bisaya. And bilang pagpapalawak ng ating talakayin pa rin, kaugnay naman ng konsepto natin sa wikang Filipino, talakayin natin ang isang bahagi ng mga konsepto, ideya na mula kay Pamela Constantino kung ang pag-uusapan natin ay wikang Filipino. Dito, binabanggit niya na maraming nagiging iba't ibang pananaw ang Filipino. No? Oo nga naman ma'am, wikang Filipino. Yung iba nga ma'am, pag narinig mo ang sinasabi, wikang Filipino. Yung iba po, Tagalog pa rin ito. Ngayon, linawin natin, ano bang nagiging tiyak na konsepto natin talaga dapat kapag sinasabi natin ang mga salitang Tagalog, Filipino, at Filipino. Kayo bilang mga tagapagtaguyod ng wikang Filipino dahil kayo ay mga magiging guro sa Filipino, mas malamang natiyak na natin, di ba? Kung ano ang pagkakaiba ng tatlo, ang Tagalog, Filipino, at Filipino. Meron bang gusto magbigay ng kanyang konsepto? Ano ang pagkakaiba ng itong tatlo? Yung una po ma'am, yung Tagalog, Filipino, Filipino, may tutunin po siya naging wika po natin base po dun sa mga tinalakay po natin ng mga unang talakayan po, po natin na naging pangalan po siya talaga ng wika natin. Pero nabago po, kaya po ang paituring po na wika pambansa ng Pilipinas ay Filipino. At yung Filipino naman po ay tinuring na po ng mga mamamayan na nakatira sa Pilipinas. At yung Tagalog naman po ay para katulad lang din po nung kay Binibining Mendoza na parang ito po yung sinaunang Filipino na parang mas malalim po siya kumpara sa Pilipino. Na kung usaping pangkasaysayan at pambatas, ito po ay mga katawagan sa wika na pinagdaanan ng paglinang ng ating wikang pambansa na noong taong 1935 ang napiling batayan ng wikang pambansa ay ang dialektong Tagalog. Sa paglipas ng panahon at inakna ng batas 1973, nagkaroon ng formal na adopsyon at tinawag itong Pilipino. At sa pagpapatibay ng saligang batas, pinagtibay din na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino sa taong 1987. Pag tinignan natin, ito ay batay sa iba't ibang katawagan gaya ng inyong nabanggit. Ang Filipino ay katawagan sa wikang pambansa. Ang Pilipino ay pantawag sa tao. Taguri natin sa tao, no? Mamamayan ng Pilipinas. At ang Tagalog ay isa sa mga dialekto na umiiral sa Pilipinas. Tama po. So, dalawa pwede nating maging pagtingin. Nga lamang, tayo ay may tamang konsepto sa tatlong nabanggit na usapin. Pero hindi lahat yan ay nalalaman ng mga mamamayang Pilipino. Di ba nga, madalas sa mga mag-aaral natin pag magtatanong sila, pag may salitang Ingles, na technical na Ingles sa klase, at hindi nila naiintindihan, at gusto nila sabihin sa Pilipino, tatanungin ng guro, "Ma'am, ano po to sa Tagalog?" "Ma'am, ano po to sa Tagalog?" Di ba? Doon pa lang nakikita na natin na ang konsepto sa wikang Filipino at kaugnay ng dalawa pang nabanggit na katawagan ay hindi malinaw para sa marami. Kulang tayo sa disseminasyon ng impormasyon at implementasyon ng tiyak na paggamit ng bawat isa rito. O, yan yung isa sa nakakalungkot. Ngayon, kaugnay nito, kadalasan sa ganitong obserbasyon na nakikita natin, di ba? Sa pahayagan nga sa broadsheet, pag tinignan natin, English, no? Kasi broadsheet yung pahayagan. Pag tinukoy tayo, otomatiko ang pagkakagamit, Filipinos, letrang F. Pero nasa batas natin yung pagkamakabayan natin, citizenship natin ay Filipino. Bakit purkit English ba ang medium ng pagpapahayag nila, kailangan nasa F din? Hindi meron tayong tiyak na tawag, katulad sa Amerikano, Amerika, ang wika nila, English. O diba, tatlong tawag, tayo din tatlong tawag, Pilipinas, Filipino ang wika, tayo ay mamamayang Pilipino. Ngayon, sa ganitong obserbasyon na nakikita natin, kadalasan ito ay bunga ng hindi pagkakita sa pagkakaiba sa naririnig o maging sa nababasa. Ano ang esensya ng wikang Filipino sa kabila ng pagbabago sa tawag dito? Dumaan ito sa maraming paglinang, dumaan ito sa maraming proseso, pag-aaral, nagkaroon ng surian, nagkaroon ng ahensya, at pagsusulong ng mga atas, batas, hanggang sa napagtibay sa saligang batas. Ang hirap ng dinaanan ng ating wika, pero hindi narinig ng tama, hindi nabasa ng tama ang esensya ng wikang Filipino. Dito ngayon nawawala yung saysay ng hirap ng pinagdaanan ng ating wikang pambansa. Nakakalungkot, ano?
na itawid, naibigay, naging kinatawan at identidad ng ating kalayaan. Diba? Kaya tayo nagkaroon ng wikang pambansa kasabay ng saligang batas. Pero yung esensya nito dahil sa proseso, sa pagitan no, ng disseminasyon ng impormasyon at implementasyon, dito tayo naging mahina. Kaya ang esensya ng wikang Filipino ay nawawala. Yan yung nakakalungkot. Malinaw. Malinaw ang konsepto ng wikang pambansa. Alam natin ano ang Tagalog, Filipino ang Filipino. Pero yung esensya nito ay nawawala dahil hindi ito tamang naririnig o tamang nababatid ng mga tao. Yan yung isa sa nakalulungkot. Ngayon, itong ikatlo, may binabanggit dito na political ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng wikang pambansa. Oo ma'am, palagay namin malinaw naman sa mga naging asignatura namin sa pagtalakay ng kasaysayan ng paglinang ng wikang Filipino, ito ay may bahid politikal. Kung kaya nga't mula sa taon ng 1935, sa panahon pa lamang ng pagpili, no, pangangalap ng mga wikang pagpipilian, pamantayan sa pagpili, hanggang sa mapili ang wikang pagbabatayan ng wikang pambansa, ay nagkaroon ng mga isyung panlipunan. Nariyang may rehiyon at may wika na hindi tumatanggap na Tagalog ang napili. No, naging political lang usapin sa ating wika. Pero nanatili na kahit na ito ay political na issue, dahil ito ay kapakanan at usaping panlipunan, kaya normal na maging ito ay political na pagbabago para sa wikang pambansa. Naisulong at pinagtibay naman ito ng mga ating naging pangulo. At sinuportahan pa rin gaya pa rin sa mga pagbabago ng pagdiriwang, di ba, mula sa linggo ng wika, naging buwan ng wika. Sa isang banda, ang kawalang kasiyahan ng mga di-Tagalog, yan, lalabas na yung totoo, na napili na yung Tagalog, tapos taong 1973, inatas na ng pagkakaroon ng formal na adoption ay tatawaging Pilipino. Sabi pa rin ng mga di-Tagalog, eh, Tagalog pa din yan. Yan pa rin yun, pinalitan lang nila ng tawag. Kaya sinasabi sa arena ng komunikasyon at edukasyon sa bansa ay nagkakaroon pa rin ng pagdodomina ng isang wika. Sabi daw, nagdodomina ang Tagalog. Pero kung titingnan natin, marami naman talagang lugar ang nagsasalita ng dialektong Tagalog. Ngayon, sa puntong ito, nasubukan na natin talakayin kung ano nga ba ang konseptual na batayan ng Filipino. Para makita natin ang paglalarawan, maipaliwanag natin ang esensya at katangian ng wikang pambansa. Ngayon, para sa konseptual na batayan ng Filipino, binanggit ni Pamela Constantino na ang konseptual dapat sa batayan ng Filipino ay isang ideya o abstraktong prinsipyo kaugnay ng isang partikular na paksa o pananaw sa paksa. Gayun din sinasabi na isang pahayag na nagpapaliwanag ng kahulugan ng salita o ekspresyon. Sa kabuuan, papasok ngayon dito yung konsepto natin ng lingua franca at dialekto. Kung titingnan natin bilang konseptual na batayan, ay nagkakaroon tayo ngayon ng pag-uugnay ng lingua franca dahil ano ba yung pinaka-common? Ano ba yung pinaka-karaniwan na sinasalita? Kaya nga, di ba, napili at ang tawag doon, naabot ng Tagalog ang pamantayan sa kategorya ng pagpipili ang batayan ng wika. Sapagkat itong naging pinaka-common, mas naging palasak, mas maraming tao ang gumagamit. At ang dialekto, ito yung mga wika natin, di ba? Variety nga ng wika sa Pilipinas. Saan ba natin ibabatay ang wikang Filipino? Pag sinabi nga natin wikang Filipino, lahat ng wika na mayroon sa Pilipinas. Di ba? Kabahagi ng wikang Filipino ang salita pa rin pakbet, balo. Pero hindi yan galing lamang sa wikang pinagbatayan na Tagalog. Ibig sabihin, lahat ng mga wika sa Pilipinas. Yan ang bumubuo sa ating wikang Filipino. Nagpapakahulugan lamang na meron tayong isang pahayag na nagpapaliwanag ng kahulugan ng salita o ekspresyon. Ito yung pinaka-konsepto natin ng wikang Filipino. Yan ang pinakabatayan natin ng konsepto. Nakakasangkapan natin para tayo ay makapagpahayag at magkaroon ng pagkakaunawaan. Yan yung ating pangunahing nagiging batayan sa pakikipagkomunikasyon, lalo na kung tayo ay nasa ibang lugar. Diba?
pagpalagay mong ikaw ay nasa Maynila at may mga baguhan kang makikilala, maaaring hindi sila manggaling sa kapareho ng lugar na iyong pinanggalingan. Pero dahil ito ay Maynila, ano ba ang pinakapalasak, pinakakaraniwang wika na gagamitin sa Maynila? Eh di ma'am, wikang pambansa, Filipino, o di naman kaya ay ang ating dialekto sa Maynila. Kung alin, ito ay ang dialektong Tagalog. Tagalog, Maynila. Sa makatuwid, ang palasak na wika sa lugar na yan, o lingua franca, ay Tagalog. So, ito ngayon yung ginagamit ng dalawang tao na kahit na sila ay nagmula sa ibang lugar. So, ibig sabihin nga, dito sa sinabi ni Joshua Fishman, language of a wider communication. Ito yung mas ginagamit natin para mas magkaroon tayo ng malawak na pakikipag-ugnayan. Kung ano ang palasak ng wika sa isang lugar, yun din yung ating ipinakikibagay. Yun din ang ating ginagamit para tayo ay magkaroon ng karaniwang pagpapakahayag. Pahayag. Ito daw ang mga common na ginagamit sa isang lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin, paano nagkakaroon ng variety at variation ang wika kung ang tutukuyin natin ay ang horizontal at vertical na aspeto? Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Okay. Una po, suriin ang illustration o diagram ng conceptual na horizontal. Tapos subukan ngang unawain kung sino makakapagpaliwanag na nais ipakita ng variety o variation ng wika batay sa horizontal na ito. Tinitignan ng ilang mga lingwistika at sosyolingwistang Filipino na conceptual o horizontal ang pagbabago sa wikang pambansa. Kung gayon, sosyolohikal tulad na lamang ng halimbawang attitude o pag-ugali sa wika, kaya nagkakaroon ng pagre-resulta ng pagbabago. Ang lingwistikang resulta ng pagbabago ay hindi agad nagaganap, kundi pagkaraan. Maiuugnay natin ngayon ang wikang Filipino, no? Unang batayan ng wikang pambansa. Gayon din ang mga wika sa Pilipinas at iba pang mga wika gaya ng mga banyagang wika. At dito tayo makakatukoy ng ating lingua franca. Ma'am, yung nakakaraang talakayan pa po natin, natatandaan ko po doon na ito pong diagram po na ito na historical na batayan ng wikang pambansa ay nagsimula po sa Constitution. Kung babalikan po nung panahon po ng Commonwealth kay Pangulong Quezon, siya po yung nagsabi na kinakailangan po natin magkaroon ng wikang pambansa na kakasangkapanin na magkakaiba pong lahi o mayroong magkakaibang kultura po sa bansang Pilipinas. Tapos nung nagkaroon po ng pag-aaral, itinalaga po nila ang Tagalog bilang wikang pambansa. Ngunit paglipas po ng panahon, pinalitan po nila ito ng Pilipino na nagmula naman po sa Tagalog. At noong 1987 na nga po, pinalitan na po ng Filipino, yung Pilipino ng Filipino na, yun na po yung wikang pambansa na gagamitin natin. So, gaya din po na nabanggit kanina, nagkaroon po ng parang factor po yung politika. Kasi nga po, kung babalikan din po yung historical nga po na batay ng wikang pambansa, kapag nag-iiba po yung presidente, nagkakaroon po ng bagong kalakaran kung saan inaaral po mabuti kung ano nga po ba yung wika po na gagamitin. Kagaya po nung nauna, nung kay Pangulong Quezon po, and hanggang sa naging Pilipino po na nagbago rin po yung presidente ng ating bansa. Nakakaroon ng pagkakaiba ay batay na rin sa pagdaan ng panahon. Tama din na pag nababago yung Pangulo, syempre nakakaroon ng mga panibagong pagsusulong ng programa, meron silang mga kanya-kanya plataforma. Mas madaling makita yung pagbabago ng wika sa usaping historical. Di tulad doon sa vertical kanina, kung babalikan natin, nagbabago dahil syempre iniuugnay nga natin sa bilang lingua franca ng iba-iba pang wika sa Pilipinas. At gayon din, syempre nagkakaroon din ng impluensya lalo sa kasalukuyang panahon ang paggamit natin ng dayuhang wika. Pero nananatili, horizontal at vertical ay nagkakaroon ng pagbabago, no, sa wikang pambansa ang mga usaping ito. Interference phenomenon, ito ay tumatalakay sa impluwensya ng unang wika sa pangalawang wika. Dito nabubuo, halimbawa ang Taglish, Singlish, o kaya Malay English at marami pang iba dahil sa di maiwasang pagpasok ng mga katutubong wika ng mga bansang nagiging kolonya ng mga bansa na ang katutubong wika ay Ingles. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay simbolismo
tungo sa pagkakakilala ng bawat individual. Nangangahulugan na nakikita natin ang wika bilang identidad ng isang lahi o ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o naipapahayag natin ang ating mga emosyon at sa loobin, masayaman o malungkot. Ginagawa natin ito sa pamamaraan ng pagsusulat, pakikipagtalastasan at iba. Sa makatawid, nagiging instrumento o pangunahing kasangkapan natin ang wika para maipahayag ang ating mga mensahe. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba-iba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan. Geografiya o lokasyon, lugar na ating tinitirhan, antas ng edukasyon, okupasyon o hanap buhay, maging ng edad at kasarian, at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na katangian ng wika, tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang variasyon nito. At dito nag-uugat ang mga variety ng wika ayon sa pagkakaiba-iba ng individual. Na nakikita natin ang pagkakaiba-iba rin batay sa layon ng paggamit, sinong ating kausap o pangkat na ating kinabibilangan, at maging ang ating hanap buhay. Una, sa variety ng wika ay laging mababanggit ang dialekto o dialect. Ito ang salitang ginamit o ginagamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan ng kanilang kinabibilangan. Unang variety na kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba ang wika dahil sa lugar kung saan ka nakatira at ano ang wikang ginagamit ng mga tao sa kasama mong nakatira sa lugar na iyon. Ikalawa ay ang idiolek. Ang idiolek ay tumutukoy sa bawat individual ay nagkakaroon ng sariling pamamaraan o sariling estilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak ng kanyang pagkatao. Ito yung tinatawag nating natatanging kakanyahan o sa English ay uniqueness sa paraan ng paggamit o pagpili ng salita bilang kanyang pamamaraan ng pakikipag-usap. Ikatlo ay ang sosyolek. Minsan, ito ay tinatawag na sosyalek. Ito ay pansamantalang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo o pangkat. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko. Ano ba ang katayuan mo sa lipunan? Mataas ba, mababa o katamtaman? At maging ng kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Ang ikatlo naman ay ang sosyolek. Isang uri ng variety ng wika na na-develop mula sa salita ng mga etnolinguistikang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng etnolek o variety ng wika. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat etnikong grupo. Ikalima ay ang register. Okay. Minsan, sinusulat na register na ginagamit at letrang J o minsan naman ay G. At ito ay variety ng wikang espesyalisadong ginagamit ng isang particular na domain o larangan. Ito ay may tatlong uri ng dimension. Natutukoy ang iba't ibang register at variety ng wika sa mga terminong may kaugnayan sa mga trabaho o iba't ibang hanap buhay o larangan. Kapag narinig ang terminong ito, ay matutukoy ang masasabi ang larangan o sitwasyong karaniwang ginagamit ng mga ito. Ang mga abogado o taong nagtatrabaho sa korte ay may papakilala tulad ng mga sumusunod na jargon o tiyak na gamit ng wika, register sa kanilang larangan ang mga salitang exhibit, suspect, appeal, court, justice, complainant at iba pa. Sa hanap buhay naman ng mga guro o mga taong konektado sa edukasyon, may papakilala ang jargon ng mga register ng salitang tulad ng lesson plan, curriculum, test, textbook at iba pa. Ito naman ang mga jargon o register ng wika sa disiplinang accountancy. Accountant, account, debit, balance, credit, net income, gross income at iba pa. Kapag ka sinasabi naman nating variety, ang variety ay tumutukoy sa uri o klase ng wikang ginagamit sa isang partikular na teksto o discourse.
Nakikita mo ba ang kaibahan ng isang teksto sa isa pang teksto dahil sa uri ng wikang ginagamit sa nasabing teksto? Ang uri ng teksto ay dumidepende sa uri o variety ng wika na ginagamit. Sa makatuwid, ang tekstong panghumanidades ay gumagamit ng wikang masining. Ang tekstong pang-agham ay gumagamit ng wikang pang-scientific. Ang tekstong pang-agham naman o panlipunan ay gumagamit ng wikang pang-sosyal. Kaya masasabi natin ang variety ng wika ay naaayon din sa antas nito, kaya mayroon tayong wikang pambansa, wikang opisyal, wikang lalawiganin, wikang kolokyal o karaniwan, at wikang islang o balbal. Ang wika ay maaari nating uriin ayon sa profesyon o disiplina, tulad ng wikang medikal, wikang pang-business, wikang academic at wikang technical. Maaari namang makilala ang variety ng wika ayon sa mga institusyong gumagamit ito, tulad ng wikang pampaaralan, wikang pambansa, wikang pampamahalaan at iba pa. Sa ngayon, meron din tayong tinatawag na beki at wika ng nasing. Sa makatawid, nagkakaroon tayo ng variety ng wika dahil sa pagkakaiba-iba ng katayuan natin sa lipunan, maaaring batay sa hanap buhay, maaaring din batay sa kasarian, o pangkat na kinabibilangan kung ano ang partikular na mga ginagamit na salita. Yan ang mga konsepto kaugnay ng variety ng wika.